painggan niyo ako talagang papasok diyan sa ganda niya. Oh. Kasi pag nakuha niya yung van mo doon, naibigay mo na lahat-lahat ng van doon, siyempre, yun na yun yung sabi niya, magpapadala siya ng maraming pera na US dollars. So, ikaw naman, nasilaw, so, may kunting mga, hindi magtatagal kayo ng isang linggo, mabilis lang yung isang linggo, matagal na yun, makuha niya ang loob mo, yun na. So, sasabihin niya, nandito, ito yung sinasabi na mudos na ginawa doon sa nabiktima niya dito sa Region 1. So, sabi niya, magpapadala siya ng kahong-kahong perang US dollars na recovered niya during the operation. So, hindi lang sa Afghanistan o Yemen, kahit na isa, ano pang country, so sila na assigned. So, yun ang mudos ng itong dalawa na to. So, beware, pag may nakita kayong ganitong account, huwag nyo na silang i-accept. I-block nyo na. Ito naman si Steve Anderson, meron din siyang, ganun din ang nangyari, ang modus niya. Nagpapakilala din siya, ganito ang ganito, then may exchange of messages sila nung sa biktima niya. So ito, sabi niya, you do not need to let anyone knows about this box, sabi niya. Huwag mo daw sasabihin, ganun, na ganun. Oh, sabi niya, my love. So ibig sabihin, naging sila na. So, because the company will be calling you with your country's number, my love, to explain on this for you with the customs. So, if it's not the carrier, it's the customs in your country. They want the agent, the company to open the box. So, sasabihin niya, may pinadala siyang box. Nandun yung mga pera, mga laptops, gadgets, kahit anong mga cellphones, mga nanandun. Pero karamihan na nandun daw pera. So, ang gagawin niya, pag na, may mga fake na receipt ang papakita na naipadala niya daw na talaga yung box na yan, so, mag-isip ka. Siyempre, pag box yan, galing na abroad, buwan yan. Eh mamaya, isang linggo pa lang, wala pang isang linggo, nandyan na, may tatawag ng customs. So ito yung nangyari dito, isang biktima dito sa atin, sa Region 1, itong nabiktima nitong si Steve Anderson, na nagpadala siya ng pera. Dahil tinawagan ng may nagpanggap na customs na may dumating na box galing sa abroad, na nakapangalan sa kanya dahil may parang sinabi na may kahinahinala kaya hindi pag hindi pwedeng ipadala sa kanya dahil nga kailangan niyang magpadala ng pera para sa customs tax, parang ganoon, nahold na yung box. So pag nahold na yan, sunod-sunod na yan na tawag nito yung hihingi ng pera ulit, hindi lang sa customs tax, sa NBI clearance, mga ganun. So doon na nag-umpisa. Kung ikaw naman nasilaw ka o nagbigay ka ng yung sa bayad sa customs tax, eh kung sabihin natin 30,000, nagbigay ka ng 30,000, siyempre kung box talaga napadala, wala naman tayong babayaran. So, ba't ka magbabayad? So, yung biktima natin, nagbayad siya. So, pagkakuha ng pera, the other day, meron na naman siyang text na ganito. So, ganun ang nangyayari. Pag hindi siya magbigay, mayroon na may konting threat. Pag hindi siya nagbigay, mayroon na ire-report daw sa police para hulihin siya. Parang ganun. So kung natakot ka naman, magbibigay ka. Pero pag naisip mo na ito ay scam, wag mo nang ituloy magbigay ng pera, magpadala ng pera. So may ipapakita ko sa inyong video clips regarding sa love scam.
Siguro napanood nyo rito sa GMA yata ito, ABS-CBN. Isang linggo nang naghihintay sa airport ang isang 67 taong na babae para sa kanyang nobyo na kilala po sa Facebook. Pero sabi ng airport police, biktima ng love scam ang babae. Ang modus tinutukan ni Emil Sumang. Naluhada lang ang 67 anyos na itago natin sa pangalang Aling Remy mula Pinalolan, Pangasinan. Sa kahihintay sa Laia Terminal 1, hindi na raw kasi dumating ang kanya sana raw mapapangasawang si Alex Chandler. 66 anyos na umalay retiradong U.S. Army. Kwento niya, nakilala niya ang dayuang nobyo sa Facebook. Ito raw nakarating po, humingi raw ng $500 o mahigit 24,000 pesos si Shatter para umano makalabas sa campus Afghanistan at nakuha ang pensyon itong $300,000 o mahigit 40,000 pesos. Utang daw si Aling Remy ng 25,000 pesos para may madala kay Shatter pagdating daw sa airport dito sa Pilipinas. Naharang umano ang nobyo niya at pinagbabayad ng 70,000 pesos sa immigration. Humina ang internet, patay. Humina ang internet.
Pati ako, wala akong video. May konting technicalities lang po tayo kasi umuulan dito sa Pro 1. Pahintay na lang po. So, pasensya na po, may lumakas kasi ang ulan kaya medyo humina yung internet dito sa opisina namin. So, nakita nyo yung kanina, yung 67 years old. So, yun yung isang biktima natin na taga Pangasinan. So, hindi siya naniniwala pero wala na talaga yung kondon. Ang nag-scam sa talaga sa yung tatlong babae. So, di ko lang talaga alam kung talagang 1 week talaga siya doon na nag-aantay doon sa airport, yung matanda. So far, hindi naman siya nag-report sa amin, pero ang kandang taga Pangasinan. So, susunod, meron pa akong papakita ang isang video clips na biktima rin ng love scam. Asawa ng isang foreigner at sa isang online dating site na developed siya sa isang nagpakilalang Remy Macker na sinandaw mula Amerika. Nakumbinsi siya na itigay ang kanyang mga personal information sa foreigner dahil may ipadadala raw itong package na naglalaman ng electronic devices, gadgets, alahas sa 500 bags at chocolates. Tumawag ang isang nagpakilalang nagka-cargo service kay Erica at sinabi na dumating na raw ang kanyang padala. May babayaran daw ako ng 13,000 para sa custom tax clearance. Buong tiwalang nagulog si Erica ng 30,000 peso sa account ng isang Tencito Guzman Valencia sa isang money remittance center. Inakala ni Erica na makukuha na niya ang padala pero muling nag-text sa kanya ang nagpakilalang taga-cargo service at sinabi na kailangan niya magbayad ng 35,000 pesos para sa anti-money laundering clearance dahil may nakita raw na higit 1.3 million pesos na pera sa loob ng package. Kung hindi ko daw yun mabayaran yung 35,000, makukunog daw ako. Noong araw niyon, nagutang sa 5-6 si Erica at naihulog ang 35,000 peso sa account ni Tixi Valencia. Matapos nito, muli siya tinigan ng 17,000 pesos para naman daw sa FBI at anti-terrorism clearance. Nagpadala si Erica sa account na Banyo Isa Montemayor. Pero nang muling kinilitan si Erica ng panibagong 38,000 pesos para raw ma-release na ang kanyang package, dito na siya nagduda na sindikato ang kanyang kausap kaya humingi na siya ng tulong sa pulisa at ikinasa ang isang entrapment operation. Inutusan si Erica ng suspect na ihulog ang pera sa account ng isang Kimberly Cruz. Sa kuha ng CCTV, pumunta si Cruz sa money remittance center na ito sa Parañaque para mag-claim pero wala siyang tanang alam na nakalag sa sistema ang padala kaya wala siyang ma-encash na pera. Hindi lang nakapagintay ang suspect na agad umalis kaya di siya naabutan ng mga polis. Pero kinex pa rin si Erica ng sindikato na ipa-unlock sa sistema ang kanyang padala at ihulog muli sa pangalan ni Risa Montemayor. Sa branch na ito ng money remittance center sa Pasay, nasugod ng mga polis si Risa Montemayor habang tayo na ma-encash ang padala. Inutos nga po sa akin, actually, inaabutan lang naman po ng kaibigan ko ng 300, 400 ping may kukunin po ako, Mer. Bagamat malakas ang kaso dapat kay Montemayo, nagismaya ang pulisa dahil umayag na makipagareno si Erica sa suspect. Nakakapag-inaya ang lumalik sa pagod na inuukol ng ating mga taruhan dito sa Las Piñas. Bukod kay Kimberly Cruz at Risa Montemayo, inilabas na rin ang pulisa ang titano ni Daisy Valencia na dalawang beses na nag-encash ng padala ni Erica. Operandi na Love You Honey Scam, umahasa ang pulisa na matatakuhan ng publiko na huwag nang tumagat para hindi mahulog sa pitat ng kanilang panloloko. Dominic Calvero, ABS-CBN News.
So nakita natin yung kung paano kagaling yung mga scammers natin. So ganun ang mga strategy na ginagawa. So pag may nag-friend request sa inyo sa Facebook na mga foreigner, tignan-tignan nyo kung baka ito talaga ay scam o ano. O bagong gawa lang na Facebook account. So magtaka na kayo kung bakit. Kung i-accept nyo yan o hindi. Saklit lang po, may konting difficulties lang, naghahang po. Yun. So, some of the red flag words phrases used by scammers. So, kung ano yung mga hello, naririnig? Okay lang ba? Hello? Zoom. Yun. So dito yung mga yung red flag words na sinasabi, yung mga gustong mga pinagsasabi ng mga scammers natin sa mga biktima. So una, saying they are on a peacekeeping mission. So pag US Army yun, kaya seafarer, sila sinabi nilang mga peacekeeping mission. O kaya isang mga iba dyan, sila dong nagtatrabaho sa oiler. Yung mga kondon sa nagkukan ng langis. So, tapos, kung siyempre pag na-accept mo siya sa Facebook, sabi niya, naghanap siya ng honest woman o man o lalaki. So, napagkakatiwalaan niya. Yung parents disease, wife ay namatay na, child being cared for a nanny. So yung mga nakikita nila na wala siyang nanay na nakikita, na ang nag-aalaga lang yung kasambahay. So then prepares their love almost immediately. So pag nagtagal ng, kahit kaya sabi ko kanina, kahit wala pang isang linggo, sinasabi na kagad na na-attract na siya kagad. Then may kunting sinasabi na siya, may love o ano. So yung biktima naman, dahil sabihin natin, guwapo yung nasa profile picture eh. Maganda yung nasa profile picture. Talagang mamadali kang main love. So, yun. Pagkatapos nun, pag kayo na, sasabihin niya ang hindi siya na makapaghintay na nagkikita kayo. So, yun ang susunod na yan. Sabi niya,
pag kinontak mo naman siya through messenger o kaya pag video call, sasabihin niya, hindi siya pwedeng matawagan by phone or by a webcam due to security reason. So, ayaw niyang sabihin na, dahil sabi, totoo naman, protocol naman sa nasa servisyo na bawal talaga na tumawag o kaya through webcam na makipag-usap. So, yun yung alibi nung sa scammer. So, tapos sasabihin niyang magpapadala siya ng pera o kaya jewelry through a diplomat o kaya sa box. Yung kanina na, na nakita natin sa video clips na meron siyang papadalang box na may dala-dala siyang pera, jewelries, laptops, kahit ano man, chocolates, whatsoever. Then, ito nga, yung sinasabi ko kanina na they claim to be a US Army soldier. So, nasa servisyo ang halos lahat na sinasabi na. So, kaso, pag tinignan mo doon sa pag nakikipag-chat ka, siyempre tayo naman, hindi naman tayo fluent sa English, parang nagkakaparehas yung grammar natin doon sa ipinapadala niyang message sa iyo. So, doon na magtataka kung bakit kung ito na ay scam o hindi. So, warning signs pag yan ay online love scam na. So, itetext ka or email instead of dating app. So, hindi siya, ayaw niya makipag-date sa app na sa dating line. So, karamihan lang, text-text lang yan o email. Kasi pag time talaga, doon lang sila talaga yun ang reason nila na nakaka pag-break nila na nakakapag-send ng message sa iyo, so yung sa biktima. O yung gaya kanina, they fall for you immediately. So na-inlove ka agad yung foreigner sa atin, yung maging biktima niya. Next, you haven't met them in person talaga. Mahirap talaga. Hindi pa na talaga nakikilala. Kahit nga sa webcam, ayaw pa nga yung makipag face-to-face. So, doon ka na magkukuha na talaga signs na yun yung napasok mo ay scam. So, speaking of money, siyempre, sinong hindi nangangailangan? Nangangailangan siya, nangangailangan din tayo. Pero may mga gusto nilang papagawa sa atin. Yan yung isa sa mga modus ng scammer na nipapagawa in our behalf. So signs you're being scammed. Gaya ng sabi ko kanina, pag nasabi na naipadala yung box, may company na magtatawag sa iyo. So magte-text na na oh, dumating na yung padala mo galing abroad na kay ganito ganito. Kasi yun nga yung scammer na yan, isa rin lang yan yung scammer at saka yung sa kachat mo. So pag nakita mo naman na medyo nare-reject yung credit card mo, ba't ka nare-reject? Eh, good credit history ka naman. Parati ka man nagbabayad. So, yun na yung signs na isa na na-scam ka. So, you're being rushed. So, pinamadali ka talaga na ganito, dapat magpadala ka na ng ganito kasi pag hindi, kukunin na ng customs, may police na kuhuli sa'yo. So, yan yung mga nagiging kwan mo. Then, yung isang kwan natin, yung bank, yung bangko na pag minsan may nagtetext na sinasabi na mag-update ka doon sa one-time pin, password. So, kayo naman, pag binigay mo, automatic yan, na-scam ka dyan. So, pag may nag-text sa inyo, through kahit
email whatsoever na galing sa bangko na you update your one-time password, wag na wag kayong mag-update. Wag kayong magbibigay ng update doon sa cellphone o kaya sa email. Dapat doon kayo mismo sa bangko mag-update kung meron man. So karamihan dito, ang daming nagpa-pop up sa inbox cellphone na sabi ng galing itong sabi natin yung BDO, this is the BDO bank na mag-update ka na ng one time password mo. So password mo, then yung lahat na ng information mo doon. So isa na yan na na-scam ka pag hindi mo na nagamit. So ito, may darating sa iyong mail. So yan. Yung isa naman, pag yung kausap mo, siyempre yung kanina, sabi ko, processes lab quick. Yung nga, nainlab siya kaagad. Then, claim na nasa US sila. Then, overseas for business. Or nasa military service seafarers. Sunod na yan, hihingi na siya ng pera. Pwedeng pang hospital bill or travel na gusto nang pumunta ng Pilipinas na nagkulang pera niya. So, hihingi ng pera sa iyo pang dagdag para makapunta dito sa Pilipinas. So, gaya ng dun sa matanda kanina, yung 67 years old, ganun ang nangyari doon. So, how to protect ourselves? So, always contact your banks or credit card company. So, pag may mga marami kayong bangko, kontakin nyo yung bangko nyo from time to time, pasyalan ninyo, tignan nyo kung okay pa yung bangko nyo, baka nawaldas na yung pera nyo doon sa account ninyo. Kung na-scam naman kayo, submit a complaint doon sa bangko mismo para sila may action na gagawin doon sa complaint ninyo kung na-scam kayo. Then report sa police station. Kailangan kasi ng police report bago makapunta doon sa bangko para mag-complain. Yun kasi yung hinahanap ng bangko, yung police report. So, monitor your credit from time to time. So, yung fraudster natin o kaya yung scammers natin, kunti lang yung talagang gustong kukunin sa atin. Yung information para makuha, yung, it's either yung identity natin or yung sa access yung accounts natin. So, ang gusto lang kukunin nila yung itong pangalan natin, date of birth, and address. Yan. Pag hindi naman natin naibigay ito sa kanya, nakikita ito doon sa ating profiles, doon sa Facebook kung nilalagay natin publicly. E kung privately naman, okay lang naman na hindi nakikita privately. So, what to do? Just in case, pag may nakita yung mga ganun, medyo nagalangan kayo, slow down. Huwag kayong madali. Talk to someone you trust. So, pag minor, sabihin sa parents. Pero pag hindi na minor, siyempre sabihin mo kung sa asawa mo na na-scam ka o whatsoever, o kaya sa mga kapatid mo o members of the family. Next, never wire money. So, never na magmadala ka ng money, ng pera doon sa tao na yan. Kasi, kung tutusin talaga yung sample, kung pag may magpadalang box, wala naman talaga tayong babayaran doon eh. Dediretso nga sa bahay natin, bakit napunta pa doon sa... Pero kasi yun ang modus nila para
makuan tayo na mahold sila, mahold yung box na yan, then magbabait ka na talaga. So number three, yung kanina sabi ko, contact your bank right away. Then report your experience. So i-report natin yung nangyari sa iyo sa Facebook, kung sa Facebook kayo. Ito naman sa states kasi ito, sa kaya sa Federal Commission. Sa atin naman, kahit dito sa atin sa NBI or any nearest police stations. So pwede na kayong mag-report doon sa kanila kung nabiktima na kayo ng scam. So ito yung mga links regarding online romance scam. Ito yung mga kalimitan na link na lumalabas doon sa atin na mga love scam. So pag mga clinic mo na yan, automatic yan. Pag nasa Facebook yan, makukalat ka rin yung mga biodatas mo, informations mo doon sa Facebook. So pwedeng makuha yung password mo doon o whatsoever kung madali. Kaya nung scammer. So, yun. So, yan yung mga links na lumalabas pag mga... Hindi lang ito. Marami pang links na lumalabas na regarding sa love scam. So, when it comes to preservation of cybercrime evidence, so, ito, always remember, cybercrime evidence can be easily hide and deleted. So pag may mag-post o may mga na-post ka o whatsoever, ang bilis, i-click mo lang. Pero pag nakuha ka agad ng mga friends mo, na-save nila, yun, hindi mo na makukuha talaga, ma-recover talaga yun. Nasa kanila na yun kasi na-post mo na eh. So, kung sakali, kayo naman ang na-scam, screenshot ninyo. Yan yung pinaka-very important kung sakaling may scam. Screenshot nyo yung mga evidence na nasa sa'yo. So, paano magkuha ng screenshot? So, yung screenshot, i-text nyo lang po itong... Rosie Pet Supplies, ilalagay nyo lang dito sa may, dito sa Nakatoro. Then, ito po yung URL niya. Ito yung dapat makuha ninyo yung URL. So, paano pagkuha niyan? Yung pag gusto yung i-save, palitan mo yung ito, W do, yung tatlong W ng M. Mobile view, yung M. Ito, palitan mo to ng M. So, pagkatapos nun, i-click mo, then scroll down mo until yung sa makuha mo yung mga evidence mo, yung mga chats nyo, lahat-lahat na yan. Kahit kailan kayo nag-umpisa, pwede mong gawin yon hanggang doon. Pag nakuha mo doon, then control P para may print nyo yung messages ninyo, yung mga communications ninyo, yung sa scammer at saka yung sa inyo. So, yon. Pag-screenshot sa Facebook. Sa Messenger naman, pag sa Messenger, punta kayo doon sa may Messenger, then tignan nyo yung logo ng Messenger sa dulo, dito sa right side. Yung logo ng Messenger, yung app. Click nyo yung logo. Pagka-click nyo yung logo, search nyo yung name ng gusto nyong i-save. Sample, yung Rosie Pet Supplies. Yon yung gusto nyong i-save. Ilagay nyo yung pangalan na yan, Rosie Pet Supplies. Then, ganun din. I-click nyo, i-scroll down nyo hanggang doon sa nag-umpisa kayong nag-umpisa na doon sa scam na yan.
then control P, then save. Pwede nyo i-save sa PDF. Yan. Para may save nyo, then i-print nyo na. Parang ganun din sa ito sa Facebook. Ang pagkuha ng screenshot. Hindi yung screenshot na sinasabi dito na i-click mo dito sa side ng cellphone na i-click mo tapos nag-save. Hindi po yung ganun. Pero kung hindi natin alam, pwede rin yon para at least meron kang na-save na ebidensya. Pero yung pinaka-the-best na ebidensya pang when it comes to screenshot. So, ang opisina namin, through our proactive efforts, meron kaming mga social media engagement. So, nagpo-post kami ng mga IEC, parang IEC materials ito. Yung IEC materials pinamimigay namin, ito yung mga nakalagay dyan. So, marami kaming na-post doon sa Facebook page namin para mamaya makikita nyo kung ano yung Facebook page namin. So, ang ACG, dahil sa due to pandemic, nagkaroon kami ng, sa National Headquarters, nagumawa sila ng updates when it comes to complaint. Kasi hindi tayo nakakapag-report noon sa mga kaso natin. Mga libel, hacking, identity theft sa Facebook, whatsoever. So, gumawa ng anti-cybercrime unit ng ganito yung sa e-complaint desk. So, ito yung naging ginawa nila para yung mga hindi nakakapunta ng opisina namin dahil nga dito sa pandemic, yung COVID-19, gumawa kami ng e-complaint desk. So, pupunta kayo dito sa may pag ihanapin nyo lang sa Google ito, yung anti-cybercrime group e-complaint desk, lalabas na ito. Pag clinic yan, lalabas ito. Then, open new complaint. I-click nyo itong new complaint. Then, pagkatapos nyan, may lalabas na mga forms. Ilalabas doon yung email. Siyempre, ilalagay mo yung email account mo dahil yun na yung pag nag-reply kami, doon nilalagay yung kung kailan yung schedule mo para mag-report dito sa opisina namin. Then, yung full name. Tapos, sunod-sunod din yung topic. Yung topic mo, kung ano yung complaints mo, ilalagay mo doon kung love scam. Siyempre, love scam. Lagay mo doon love scam. Then, kailangan tanin ng ID. I-scan mo yung ID para makita yung kung totoo yung nilagay mong full name at saka yung ID, yung personal identification mo. Then, contact number, complete address. So, meron kaming may nakalagay doon na issues. So, isa-summarize mo kung ano yung kailan ka naumpisa yung scam, na kung paano, na kailan ka sa lab scam mo, na yan. Ilalagay mo, nung January 1, 2020, nagkumpisa kaming nag-meet ni ganito through Facebook, blah, blah, blah. So, ikaw nang bahalang maglagay doon. Then, incident details. Yun yung sinasabi lang, incident details. So, tapos may makikita kayo nung yung level. I-click nyo lang yung priority para at least ma-priority yung kaso ninyo na nire-report nyo yung complaint. So, then, i-click nyo next. Napasok na nung sa system namin. Makikita na namin kung ano yung complaint ninyo dito sa e-complaint desk namin. So, iyan yung innovations na ginawa ng anti-cybercrime group para ma-cater yung mga malalayong lugar na hindi nakakapunta dito sa opisina namin dito sa San Fernando, La Union. Then, for more updates, hanapin nyo lang yung Facebook page namin na Regional Anti-Cybercrime Unit 1. Ito. Nandito rin yung hotline number namin.
landline at saka yung cellphone. Then, i-click nyo lang, i-like nyo lang para at least na pag na-like nyo yan, daily may updates kami na pinopost doon sa Facebook page namin, mga updating ng mga cybercrime cases natin. So, that ends my presentation. Thank you for listening. Kung may question po tayo, pwede po tayong magtanong.